Para po sa mga babiyayan ngayong araw ay para po malaman po natin kung kumusta po ba yung mga daanan sa Metro Manila. Mula po sa update ng MMDA Metro Base ay silipin po natin, alamin natin kung saan area po nagkakaroon ng pagbaha ngayon. Diyan po sa lungsod ng Maynila, asahan po ang 8 inches gutter deep diyan po sa area ng Bonifacio Drive sa 25th Street both north and southbound lane. Ganon din po sa Dimasalang corner Becerra Street diyan po sa may area ng Santa Cruz. At kung kayo naman po ibabiyay dyan sa Espanya Corner Lacson Avenue Intersection, ganun din po gutter deep po dyan sa Ross Avenue going Calao, 8 inches din po dyan. Pagdating naman po sa may area ng Vito Cruz to Taft Avenue ay abot na po hanggang tuhod yung baha dyan, 19 inches na po yan, o knee deep po, no. Pagdating naman dyan sa may Espanya, sa area po ng Magsaysay, ay nasa below gutter deep na rin po. Kung kayo naman ay babiyay dyan sa Espanya, corner Antipolo Street, ay half tire na po yung daling na, ay yung mismong baha dyan, no. Sa Espanya, P. Margay, or sa Blumentritt po, ay half knee deep na rin yung baha dyan. At maging sa may Espanya, corner M. De La Fuente, half tire na rin po dyan. Samantala dyan naman po sa may Quezon City, sa may G. Araneta, corner Maria Clara, southbound, ay gutter deep na po ang baha dyan. Ganun din po sa Irod, sa may Araneta, sa may area po ng Balintawak northbound. Kung kayo naman po ibabiyay dyan sa may Camp Aguinaldo, sa may gate 2 and gate 3 po, ay abot na po hanggang tuhod yung baha dyan. Kung kayo naman ibabiyay sa Pasay City, sa may Andrew Avenue, sa may tramo, ay gutter deep na rin po yung baha dyan. Sa Ross Boulevard at sa northbound service road ay gutter deep na rin po. Habang dyan sa may airport road, sa may domestic road ay half tire na po. Nasa 13 inches yung baha dyan. Kung sa Makati City, asahan po yung baha na abot hanggang tuhod dyan sa may Orense Guadalupe northbound. Yan po ay mula po again sa Metro Base ng Metropolitan Manila Development Authority. Inabisuan na po ang lahat ng mga kasama ng Metro Base, ng MMDA Constables at maging ng mga LGUs at ng mga Disaster Risk and Reduction Management Councils ng local government na kung maaari po ay antabayanan ang mga kababayan nila o kanilang mga kalungsod para pumasiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Samantala, humingi rin tayo ng update mula kay Kapitan ng Gabayan ng Barangay Santol and Pasig City na kung saan siya ipapunta ng Ilaya para sa evacuation ng ilang mga kababayan niya doon, no? And as of the moment po, kung kayo pibabiyay sa Marikina River, dyan po sa may Santo Niño, Marikina, ay nasa 15.1 meters sa po yung taas sa Marikina River, kaya po nakatasa po sa first alarm as of the moment. Habang sa Marcos Highway po, kung saan makikita niyo yung Marikina River din dyan, ngayon po ay nasa 14.1 meter. Once po na tumaas yan ng 15 meters, ay aakit na rin po yan sa first alarm. At yan muna ang mga latest flood updates sa Metro Manila.